Hello mga kanegosyo, ang topic natin ngayon ay tungkol sa ADF o Automatic Document Feeder. Kapag ang printer nyo ay may ADF, dito ay pwede kayong mag-photocopy ng long, saka pwede rin kayong mag-scan. Yan yung ADF mga kanegosyo, dyan nilalagay yung papel. Siguraduhin nyo lang na maayos yung pagkakalagay ninyo. Kasi pag may ADF yung printer nyo, bawal sa kanya yung lukot na papel, saka yung may mga punit na mga papel. Kasi sa experience ko, kapag nagpo-photocopy ako ng long, tapos kusot-kusot yung papel, o maraming tupi yung papel, hindi niya kinakain yung papel at hindi niya pinopotocopy. Yun yung disadvantage kapag ADF yung ginagamit nyo. Ginagamit ko lang naman siya sa long. Kapag may ipapotocopy na long at saka i-scan. Pero kapag mga short o kaya A4 size, sa pinaka flatbed scanner ko siya pinapotocopy. Yan yung flatbed scanner mga kanegosyo. Dyan yung ilalagay yung papel. Ang flatbed scanner na ito ay kaya hanggang A4 size. Kaya pag long, dun kayo sa ADF. Dito sa taas na yan. Dyan nyo ilalagay yung papel na long size. At pag nag-jump yung papel ninyo, dito nyo lang bubuksan. Yan, nabubuksan yan. Kasi hindi talaga maiiwasan na magkaroon ng jump paper o paper jump. Nakikita nyo yung puting triangle. Yan yung sign na naka-ADF ready na yung ipopotocopy nyo o i-scan nyo. Makikita nyo naman yung sa screen. Diyan ay may lalabas na ADF. Yan mga kanegosyo, may makikita kayong ADF sa screen. Ibig sabihin yan, naka-ADF ready na siya at pwede nang i-photocopy o i-scan yung document. Hanggang dito na lang mga kanegosyo, sana ay may natutunan kayo. Palike, subscribe at hit mo na rin ang notification bell para updated ka palagi sa mga video na i-upload ko na may kinalaman sa printing business. Thank you!